that we could apply not only for this meeting that we have, I really believe ina-apply na rin niyo ito eh, but also for the rest of our life as we keep on serving the Lord. Amen? Manalangin po muna tayo. Let us pray. Tumayo tayong lahat. Request ko kayong tumayo as we go to the Lord in prayer. Our God and Heavenly Father, Lord, we are so grateful for what you are doing in our lives. Thank you for meeting all the needs. Thank you, Lord, for using people in a very special way. Maybe they are just ordinary people, but we believe, Lord, that you are always, when you want to do something for the ministry, you're always using people that are available, people that are willing to do something for your glory. Bless us, bless this church, bless all the people that are present tonight. And I pray, Lord, that your name will be magnified through the preaching of your word, through the teaching. And Lord, dalangin namin na kayo po ang maluwalhati, patnubayan ninyo ang bawat isa. And Lord, kiniklaim namin ang tagumpay ngayong gabi at kayo po ang siyang magpala sa aming lahat. For this all I pray in Jesus' name, amen. Salamat po, you may be seated. Okay? Siguro lahat naman sa atin nakakita na ng ants. Amen? Ba't ibang klase? Nung ako'y namaril doon sa anda, mga kapatid, pambihira, yung pala, tawag dito, yung malalaking marami. Okay? Well, iba't ibang characteristic, but let us go sa general approach that was written in the Bible na napakaganda na kinakailangan nating matularan. Okay? Kaya sabi niyan, go to the ant. It was a command to every believers na we need to observe the character. We need to see to it that we are learning from them. Ano ba ang ant? Insekto, no? Insekto yan. Hindi yan animals. Amen? Okay? Napakasimple at napaka-importanting lesson na tayong mga tao, bakit inutusan pa ng Diyos? Sana sinabi na lang Diyos, hoy mga ant, pumunta kayo sa tao at matuto kayo. Ba, iba ang Diyos. Mga tao, matatalino, marunong, nag-isip, pumunta kayo sa langgam at tingnan ninyo ang kanyang characteristic at gayahin ninyo. Ang ganda, no? Amen? Bakit yun ang ginagamit ng Panginoon? Alam niyo, kasi ang tao, talaga mayabang yung tao talaga eh. Oo. Pero yung ant, makikita niyo, basta yun lang, araw-araw na trabaho. Yun ang mga bagay na kinakailangang maintindihan natin na sa paglilingkod natin, mga kapatid, dapat we serve simple but elegant for the Lord. Tama ba? Hindi. Lagi kong sinasabi ako sa sarili ko, matipid ako eh. Matipid ako. Mas madaling mamuhay na simple. But, pagdating sa gawain ng Panginoon, elegante ako eh. Mayaman ako. Kahit na wala akong pera. Bakit ho? Yung pananaw na yan, when we do things for the Lord, when we want to serve the Lord, out of a sacrifice, we do our best because that is the example of the Lord Jesus Christ na kanyang sinet up para sa lahat. Tama, hindi? Example ng Panginoon yan eh. Nang kanyang ibinigay, ang kanyang, ilagay na natin God the Father. He gave His very best. Ano? The only begotten Son. When the Lord Jesus Christ gave, He gave also His very best, His own life. Amen? Now, tayo ngayon bilang mga believers, ibigay din natin lahat. At ako'y naniniwala na sa paglilingkod natin, if we want to really serve the Lord well, with all our hearts, with the right purpose and the right motive, mga kapatid, serving God is always a sacrifice, karamihan sinasabi. Pero ako'y naniniwala, pag matagal ka nang naglilingkod, it will not only remain as a sacrifice, it will develop to become a privilege in serving the Lord. Bakit ho? Naniniwala tayo na pag tayo naglingkod at ibinigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, wala hong bagay na hindi niya pwedeng ipagkait sa atin na maayos.
So it is always intended that when we serve the Lord, a life that is used for God's honor and for God's glory will always be a life that is promising and productive and prosperous. And we have that. Amen? Napatunayan natin yan. Nakita natin yan. And we are experiencing that now. Amen? Ha? Mga kapatid? So, titingnan natin. Unang-una na makikita natin, sabi diyan, daan, sabi niya, number 7, which having no guide, overseer, or ruler. Una, makikita natin diyan yung tinatawag na initiative. Walang leader na nagdidikta. Walang leader na nagkukumand. Pero makikita nyo na talagang lahat in place eh. Lahat is organized. Kikita mo yan eh. Tapos ang isa pa doon, alam nyo, may continual communication eh. Kasi lagi isang daan lang, ganyan. Tapos hindi naman nagkakabungguan. Amen? I-apply natin yung prinsipyong ganyan. Everybody should be what? A leader. Alam mo, pag leader ka, hindi ka na dapat pagsabihan. Kung anong nakita mong dapat gawin, gawin mo na kaagad. Tama, hindi. Because ang follower, laging utusan yan. Kung hindi mo utusan, hindi tatrabaho. Pero ang leader, aba, pag anong nakita mong dapat trabahuin, trabahuin mo, huwag mo nang iantay sa iba. Amen ba? Amen. We need to tap our full capacity una. Anong ibig sabihin ng kapasidad? Bawat isa sa atin may kapasidad, may kakayanan. Okay? Ano ang kakayanan mo, yun lang ang gawin mo. Amen? Use your untap your full potential. Ano magagawa mo dito? For example, availability sa time. Importante yan. Kailangan natin ng mga taong will do the work. Sabi nga nila, hindi lang natin kailangan ang money power, kailangan din natin ang man power. At kung minsan, napaka-importante niyan, higit pa kung minsan yan sa money power eh. Man power, yung kapasidad mo, yung abilidad mo. Ha? Okay? Ikaw ay dapat useful and efficient in what you're doing. How? Get involved. Amen? Umpisa pa lang ng Monday yan. Darating na yung mga tao. So naka-in place na dapat lahat. Yung magluluto, lahat-lahat yan. Nandiyan na yan, ha? Kayo nang bahala. Kami po ay pagod na pagod. Bakit? Pagkatapos po ng election, we'll go. Lilibing namin yung nanay ko. Pagkatapos niyan, balik uli. Nang Thursday dito. Ha, yun ang schedule ng pastor nyo. Balik kami ng Thursday dito. Friday, papahinga lang ako ng konti. Saturday, kailangan kong mag-drive. Going back to Anda. Because pagka Sunday noon, I'll be speaking sa Seaside Bible Baptist Church anniversary. Tinawagan dito ako at sinabi doon. Kaya wala akong choice, mga kapatid. Ha? 18 na yun. Pagkatapos Monday noon, 18, tama ba yun? Sabado pa lang, no? 18. Tapos, Sabado yun? Sabado? Oh, Sabado yung hindi Sunday? Oh, tama, makabalik pa pala ako dito. Pagkatapos, pambihira, no? Pagkatapos ng preach ng Sabado, drive uli ng gabi, pabalik dito, para makapag-preach dito ng Sunday. Kapagod yan, mga kapatid. Wala na akong time na mag-meeting-meeting pa sa inyo. Kaya, i-apply na lang natin yung prinsipyo ng kwan? Ng aunt? Amen? Mag-volunteer na lang kayo kung anong mag-volunteer nyo. Amen? Katulad din ng nakaraang taon. Okay, mga young people natin, alam nyo na, yung music natin, okay naman na. Naka-ready na lahat. Oho. Napakahirap. Pero kailangan nating tapusin ito, mga kapatid. To okay na? Kompresor? Bakit?
Inayos ulit, nilinis ulit. Sira. Oh, pambihin. De bale, sige. Wag muna natin yan. Erase. Okay. Ha? Pero inuunok-unok din talaga, no? Bakit naman ganun? Mula pang umalis ako ng April, wala pang tigil. Hanggang ngayon. Maintindihan eh. Oh, ginaunok-unok sa Bisaya yan. Hindi nyo alam yun eh. Oo, oh, Bisaya yun eh. Nang talagang parang demonyo talaga, hindi ka tinitigilan ba? Talagang, kung ikaw, kung kano ka kapursigirong halap, barat ang barat sa Panginoon, naman yan demonyo naman, binabaratan ka rin. Sabi ko, pambira, parang gusto ko nang hamunin, magharapan ba tayo ba? Huwag mo lang kong tirahin sa likod. Amen? Pero hindi naman po pwede, alam naman ni Lord eh. Amen? Kaya manangan na lang tayo sa lakas ng Panginoon. Amen? Wala tayong anumang gagawin. Team up with me. Amen? Ha? Ang mga langgam, number one, may teamwork yan. Ang sabi nga nila, teamwork makes the dream work. Hindi ako magtatagumpay kung wala kayo. Hindi nyo ito tutulungan, ang conference natin hindi magtatagumpay yan. Of course, with God. Siyang unay. Pero kinakailangan ng mga gagamitin niya. At tayo yan. Amen? Ha? So, apply this principle. Pag narinig nyo, hindi ko na ma-preach ito nung Sunday. Sa Sunday. Lahat ng mga kapatid na natin wala. Pag sabi na, oy, sinabi ni Pastor, ang prinsipyong i-apply natin ay yung prinsipyo ng langgam. Na ano, lahat tayo leader. Walang magdidikta sa inyo kung anong gagawin nyo. But tulungan, tulong. Amen? Hello? Amen ba? Walang mag-absent. Walang pwedeng magkasakit. Bawal magkasakit. Mag-amen naman kayo ba? Pag hindi nyo i-amen yan, magkakasakit kayo. Kaya rin. Amen? Ha? Bawal magkasakit. Brad Pedel, tandaan mo, bawal magkasakit. Hindi pwedeng magsakit-sakitan. Amen? Bawal ang magkasakit. Kailangan natin ng availability ng bawat isa. At the same time, kailangan natin ang capacity mo. Ano yung magagawa mo? Okay? When it comes sa pagbo-volunteer ng iyong sarili, when it comes sa pera, kung may pera kayo, bigyan niyo ako. Nanghingi talaga ako. Hindi ko nanghingi sa iba, nanghingi ako sa membro. Oo. Amen? May pang-abuloy ba kayo dyan? Sabay ganun. Okay? Oh, masaya si Pastor. Amen? Si Pastor talaga, masaya na. Mataya na nga eh. Dinadala ko na lang sa saya. Kasi kung hindi ko dadalhin sa saya, mamaya eh, masyadong kwan eh. Amen? Oo. Pero alam po natin eh, ang Panginoon, bahala dyan. Amen? So, unang-una ay ano? Be available. Okay? Just take the job. Bawat isa. At ako yung naniniwala, pag i-contribute natin lahat, kahit gaano pa ang ating i-host, kagano pa karami, we'll just be able to overcome it. Kasi ang Panginoon naman magbibigay ng kalakasan. Amen? Be available. Number one yan. Number two ay, be flexible. And, dagdagan na natin, be available, be flexible, be adjustable. O yan. Okay? Kailangan flexibility. Kaya mo, kahit saan. Para ba sabi nila, jack of all trade, master. Sabi nila, nan, hindi. Ayaw ko ng master of none. Hindi ko rin masasabing master of all. Master of one. Isa lang. Mayroon kang pilagang alam na alam mo kung anong gagawin mo. Okay? Yun ang iyong kapasidad. Okay? Hindi po pwedeng master of none. Hindi pwedeng ganun eh. Mayroon ka talagang mayroon. Amen? Mayroong ibinigay at least one talent, two talent, three talents eh. Amen? Yun talagang para sa'yo. So, doon ka. Okay? So, una, be available. Number two, na ginagawa ng malangang, be flexible, adjustable. Ha? Napakahalaga yan sa ating mga trabaho. Kaya, if you can sing in the choir, sing. After that, pack.
palit ng damit. Oh, ano, luto. Okay. Pagkatapos luto, oh, mayroon na naman dito. Amen? Ganun lang. Tulong-tulong, tingnan mo man, napakasaya. Amen? Masaya na, enjoy ka pa. Bakit po? Hindi ka lang nag-sacrifice. Kung di ikay talagang participating in the work. Amen? Remember the level of unity in the church. Banggitin ko ulit. Ha? Behold how good, how pleasant, pambihira yan. Amen? Napakagandang tingnan. Masdanin. Itong pamilyang ito, maganda, napakagandang masdanin to. Bakit po? Talagang sama-sama yan. Opo, alam nyo, yun na sabi nila, when the family is united, we are only as strong as we are when we are united. And when we are as weak as we are when we are divided. Kaya pag may pagkakaisa, kayo na yung sinasabi ng Bible, behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Number one doon sa level of cooperation, level of unity ay ano? Cooperation. You must agree by feelings and by words. Cooperation ang tawag. Okay? Ha? Kaya anuman ang plano natin, anuman ang gagawin natin sa conference, nandoon dapat puso at nandoon dapat ang mga pangungusap. I don't want to hear any negative. Bawal ang nag-i-amen ha. Kung may negative kang nakita, trabahuin mo na. Amen? Kung may kulang kang makita, work that out na. Para wala nang... Ang nais kong malabas sa bibig nating lahat, kahit gaano man kapagod sa atin, ay ito. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Ang sarap maglingkod sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Ha? Kapatid, kamusta? Malakas pa. Amen? Ganun dapat ang gusto kong marinig when we serve together. Amen? Okay? Cooperation ang sunod. Next, papasok tayo doon sa availability participation. Another level yan sa unity. You need to participate. Hindi ka lang mag-agree by feelings, by words, but you must participate in the activities. Kung saan ang kaya mo nasalihan. Amen? Sumali ka na. Amen ba? Okay. Ang pangatlo ay, ano? Coordination. Ang pangatlo. When you work together, you are working together. That, anong tawag to? Tawag ito, parang nagmamarcha ba? Na sabay-sabay. Grupo kayo nagtatrabaho, okay, habang nagtatrabaho kayo, huwag kang naging isa lang doon sa kabila, hindi, sumama ka dyan. At kung anong tinatrabaho dyan, makikitrabaho ka na rin. Tawag noon ay co-ordination. Okay? Music, halimbawa, choir, kanta. Pagkanta, dapat kung saan yung himig ng kanta, doon papunta, ikaw wag ka dito kasi yung siguro libagon ka talaga. Sigurado talagang, ano nga, sintonado ka, sigurado pag hindi ka kasama dito sa grupo. Amen? So, kinakailangan you coordinate with ang mga sintonado, wag nang kumanta. Nakakasira lang kayo. Amen? Pero kung wala na talagang persa, sige. Pero pag ikay kumanta, kung sintonado ka, hinahinaan mo lang para hindi halatado. Diba? Pwede naman yun eh. Amen? Ganun lang. Okay? Coordination at saka last ay, tawag nito ay, ano? C. Complementation. Meaning, you make others successful. Through your help, ang iba ay naging matagumpay. Kasama ka rin dyan. Ikaw taga-pasa, siya taga-shoot. Salo-shoot. Oh, okay. Teamwork pa rin yun. Tama, hindi. Kung hindi mo pinasahan, hindi naman makashoot. Tama, hindi. So, everybody gets their own, you know, credit as long as, okay, everybody are complementing with one another. Yun po'y napakahalaga sa simbahan.
Maraming simbahan, kanya-kanya, kahit gaano pa kalaki. Maraming simbahan, walang magandang relasyon. Hindi masarap makikwan, fellowship. Alam nyo, sa atin, kahit na kunti lang, basta masarap, ay maganda. Amen? Ha? So, let us make that clear. And of course, last na pastor, yes. Okay? Pangatlo ay ito. No? Verse number 8. Ang sabi niyan, provided her meat in the summer, gathered her food in the harvest. Early preparation. Ang mga langgam, ang galing talaga magprepara. Hindi sila nagpiprepara ng kanilang mga pagkain at nag-iimbak ng pagkain sa panahon ng tag-ulan. Tag-init. Bakit? Kasi makagala sila eh. Amen? Ganun din sa atin. We always believe and we always practice that when we want to do something big for the Lord, ang ginagawa natin ay ito yung proseso ng pagbibigay ng mga mahihirap. Wala tayong spot cash. Wala kaagad tayong pera na madudukot. Amen? Kaya we believe na ang paghahanda should be early, ahead of time. The earlier you prepare, the better yung outcome. The earlier you prepare ahead of time, mas less ang pressure. Tama, hindi? Subukan man ninyong may assignment. Pagkatapos, bukas na, ngayong gabi ka magtatrabaho, maniwala ka. Kamul-kamulin mo lang yan sa Bisaya. Yan eh. Pabilisan na. Sige, pwede na yan. Pagkapas, di pasado. Bakit ho? Hindi mo pinaghandaan ng matagal. Amen? So, makinig maigi. Ang conference natin, matagal na nating ina-announce ito. January pa. Salamat naman sa lahat ng mga ladies. Ina-appreciate ko na kayo. Ang dami nang nandyan. Okay? Pagpasok ko namin sa kwarto, pagpasok, bihira naman ito. So, sikip naman na. Oo, nandyan na. Nandyan na mga pamimigay. Nandyan na ang gagawin natin. Mayroon pa bang kulang? Mayroon pa yata, konti-konti na lang. No? Pero ang kailangan natin, pagkain, ha? Kaya na mag-isip sa pagkain. Okay? Kung kailangan natin ng isang baboy, mayroong lechon ngayong taon. Bukas, ay sa linggo. Magpipray muna ako. Lord, itouch mo yung puso nitong taong ito. Sinong itouch mo dyan? Pag hindi, si Brother Fidel, lilechonin natin. Brad, papayag ka. Huwag na. Para, bira. Okay? Yung mga volunteer. Ma, ang ice mo, ma, nandyan pa, ma? Ice? Malambot pa. Hindi. Sa conference pa yun, ma. Okay? Pag may soft drinks, may ice. Pag walang soft drinks, walang ice. Patitingnan natin sa Sunday, ha? Okay? Oh, ano pa? bihira ito. Kunti lang kayo kasi. Ang kalahati. Sa linggo pa. Bukas. Ay, tukahan natin bawat isa. Hindi man. Volunteer yan eh. Pero sanay na mga yan. Okay? Ha? Kayong mga may trabaho, ha? Makonsensya sana kayo. Kailangan pera. Ha? Okay? Makuha kayo sa tingin. Isang kindat lang. Pwede na. Okay? Oh. Yan mo. Yan ang gusto ko. Nakangiti kayo eh. Pag nakangiti kasi kayo, tuwang-tuwa ang puso ko eh. Talagang ang gaganda ng mga membro kong to. Nakangiti. Amen? Oo. So, bukas. Kayaan pa natin. Huwag kayong mahingi sa politician, ha? Sabay ganun. Okay? No, we prepared. Ako ho'y naghanda. Early. Kaso lang yung 20,000 ko, napunta dyan sa sakyan na yan. Tapos mayroon pa. Ang bira, hindi ba ko tinitigilan? Ano ba yan? Lord, patigilin mo na. Lord. Amen? Oh. Ha?
Whew! We prepared early. That's why we can smile. Kasi madali. Pag kayo maghanda early ahead of time, napakadali lang ng kwan. Magaan. Amen? Ano man ang gagawin, kasi talagang mayroon kang ginawa at nilaan. Amen? So with that, let us apply the principles of the ant. Be flexible, be adjustable, okay? Be available. And since we prepared ahead of time, I think almost ay nandyan na. No? And so, ang gagawin pa natin ay ito, we need to keep on praying. Amen? So, safety ng lahat ng magta-travel at lahat po ng mga audio ka ng Panginoon to be with us. But I really believe our theme this year is what? Relationship mo. Kung darating yung mga, kung may mga tao kong darating kahit na wala ka, really appreciate that very much, no? Para to help. Kung sina Brad Emerson ay nandyan, kung available, ha? Hindi ko naman pwedeng i-demand. Pero kung mayroong taga-andang darating, Pastor Beltran could be able to help kasi we need more manpower, eh. Ha? Okay? Kung ano lang itatap natin. So, with that, i-close na natin ito. Apply the principles of the ant. At ako'y naniniwala na with the help of our God, with the strength na kanyang ibibigay sa ating lahat, we could be able to do well. Remember na ano namang gagawin natin, ang pinaka-purpose is to please our Lord. Amen? Matuwa, patuwain natin ang Panginoon. Pag natuwa ang Panginoon, I don't care kung ano ang reactions nino mang tao, basta't napatuwa natin ang ating Panginoon ay okay na. Amen? Okay? So, ang sabi dyan, the efficiency and the effectivity of our work, of our participation, relies, remember this, in the spirit and in the heart of each and every individual. Tandaan nyo, ang gagana sa paglilingkod natin ay ang ating puso. Gaano kalaki ang puso natin para sa Diyos? Gaano kalaki ang puso natin sa kanyang gawain? Gaano kalaki ang puso natin sa paglilingkod? Amen? Paglingkuran natin ang mga lingkod ng Diyos. Pamilya ng lingkod ng Diyos. So, with that kind of mindset, nais ko, ibigay natin ang buong puso natin sa Panginoon. Can you do that? Buong puso. Pag ang puso mo wala sa paglilingkod, money is just nothing. Ang kailangan ko, puso. Pag may puso, ang pera darating. Pag ang puso ay nandyan, ang oras darating. Pag ang puso ay nandyan, napakalaking puso sa gawain ng Diyos, ang paglilingkod magiging masaya at maayos. Tumayo tayong lahat. Bow your head, close your eyes. Our people must recognize this. Will you bring your heart to the Lord? Lord, bigyan mo ako ng napakalaking puso, masayang puso, maluwag na puso para po sa paglilingkod na aming gagawin. You have heard a lot of messages already. Napanood ko po ang mga mensahe ng mga preachers na nandito habang wala ako. At you are always inspired and encouraged to work out para sa ating conference. Siguro ngayong gabi, dalhin niyo puso niyo sa Panginoon. At kausapin niyo ang Panginoon, Lord, kailangan ko ng masaya, maluwag na puso sa paglilingkod nito. Will you come dito sa altar and I'll pray for you. Heavenly Father, Lord, thank you for the time that you have given upon us. Lord, we recognize na in the flesh, makaramdam lagi ito ng pagod, makaramdam lagi ito ng
ng panglulumbay, makaramdam uli ito ng mga kahinaan o Diyos. Pati hinihiling ko na ang bawat isa will really be excited to render their very best para sa inyo. Bless our people. Bless each one. Dalangin ko na kayo maluwalhati. If the Lord had spoken to your heart, you come dito sa altar. Panalangin nyo. Come on. Young people, man o adult. Pre, dito. Pray. Have the heart for the ministry. Okay? Sige. You will be serving. Serving others. Serving the Lord. Bigay natin yung pinaka. Siguraduhin ninyo na walang nakasabit, walang nakahadlang sa puso ninyo sa paglilingkod. At pag ganyan ng Spirit, tell you will only always enjoy serving. Bata man o matanda, we don't have so much manpower. But if we will do and give our very best from the bottom of our hearts, ako'y naniniwala, God will just give us success and victory that will not be measured by our limitations, that will not be measured by our insufficiency. It will be always measured by God's fullness, by God's grace, by God's mercy. At doon po tayo tatangan, mga kapatid, pero ating ibibigay ang buong puso natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dakilang Diyos, we pray for the whole CBBC as we anticipate our conference. We recognize, Father God, that we have the limitations, but you are a God who are limitless. What we can do is believe from the bottom of our hearts that you are still in control and you can do better than us. Oh Lord, grant your mercy, grant your grace to our people. Bless them materially, bless them physically, and bless them emotionally, oh Lord. That we will love you more, we will love you, the ministry, we will love your servant. We will love the families of your servant. And Lord, I pray that as we continue on, we'll see how privileged we are. Because you have given us the opportunity of serving you, serving the King of Kings and Lord of Lords. In which a lot of people, Panginoon, kahit na napakarami nilang yaman sa buhay, hindi, wala silang pagkakataon maglingkod. And we know that our service is counted for eternity. So Panginoon, anumang isasacrifice ng mga members sa simbahang ito, anuman ang contribution na kanila magagawa, anuman Panginoon ang availability ng bawat isa, pagsasama-samahin namin ito sa liit o sa iksi ng aming makakayanan, at kumikilala kami na pag ito ay aming ginawa taos sa aming puso, gagawa kayo't kikilos kayo o Diyos higit sa aming makakayanan upang ang tagumpay ay makamta namin mula sa inyo, mula sa mga kamay ninyo, Panginoon. Aming tinatagubilin ang lahat ng aming pang mga dapat gawin. Salamat po sa mga nagawa na. At Lord, ang mga na-anticipate naming mga activities pa sa sunod pang mga araw, kayo po, Panginoon, ang siyang gumabay at manguna sa aming lahat. Give us the physical strength and the health that we need. And Lord, give us the clarity of the mind and the anticipation na kayo ang Diyos na patuloy will be ahead of us, kikilos, at aasahan namin na muli ang tagumpay ay makamta namin. Salamat po sa paggabay ninyo sa mga nakarang araw.
na kami, Panginoon, ay nakarating ngayon. Salamat po sa mga activities na tapos. At Lord, pinupuri ka po namin at binabalik namin sa inyo ang lahat ng favor na inyong ginawa. Patuloy ho, dalangin namin na ang grace nyo pa rin at mercy nyo pa rin ang siyang kikilo sa amin. At aasahan namin na sa dako paroon ang aming paglilingkod. Marami pang mangyayari o Diyos, marami pang pabor, marami pang magagawa kami. At Panginoon, higit sa aming limitasyon ang inyong pagpuno ng lahat ng bagay. Salamat po ngayong gabi sa bawat isa nandito at maluwalhati po kayo. For this all we pray in Jesus' name and all the people say, Amen and Amen.